So ayun guys, aksyong umaatikabong o umuusok dahil sa isa nating ka-OFW na mata pobre. Ipinagyabang ang 25,000 na sahod. 25,000 ang sahod? Imagine nyo yun. May tumawag sa kanya. Bakit ayaw niyang i-reveal kung ano ang pangalan nung tumawag sa kanya? Sana, mas maganda sana kung ibinulgar pa niya. Kasi nga, tinanong niya kung may trabaho ba, kung magkano ang sahod, ano ang karapatan mo para magtanong sa isang tao na gusto ka lang namang maging kaibigan. So sa pagiging magkaibigan pala, ay kailangan, ay may pamantayan. Kung wala kang pera, wala kang kaibigan. Ganun ba ang gusto niya, Ale? So hindi maganda ang ugali mo kung ganyan ka. OFW ka na mata pobre. Bakit? Nakatira ka ba sa mansyon? Milyonarya ka ba sa Pilipinas? 25,000 lang sahod mo, pinagmamalaki mo? Hindi nga kami nagmamalaki, oh. Bahay ko ay 900 dirham, kama lang. Binabayaran. Ikaw buong sahod mo, 25,000. Nagyabang ka na? Paano kung sumasahod ka pa ng 50,000? Ha? Paano na? Walang pwedeng makipagkaibigan sa'yo? Sino ka? Excuse me. OFW ka lang. Tandaan nyo guys, OFW lang tayo. Hindi tayo dapat namimili ng kaibigan, lalo pa at mamatahin natin. Lahat tayo ay may karapatan. Lahat tayo ay pantay-pantay. Sino ka? Anong karapatan mo? Kung ayaw mo sa tao, sabihin mo, okay, busy ako. See you next time. Hindi sasabihin mo, ano ang sahod mo, magkano, anong trabaho mo. Mamamasyal kami sa Pilipinas. O edi mamasyal ka na. Mamasyal ka hanggang gusto mo. Isa kang content creator. Alam ko na ano lang ang ano mo, yung sinasabi mo para mag-viral ka. Mag-viral ka nang wala kang taong inaapakan. Mag-viral ka na masaya ang taong nanonood sa mga pala ano mo, sa mga uploads mo. Pangit man yan. Pero yung may tatapakan ka, kaya ka nag-viral, wala kang kwentang tao. Hello guys, may nag-chat sa akin. Gusto niyang makipagkaibigan. Sabi ko, may trabaho ka ba? Sabi niya, meron. Tinanong ko agad, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12,000. Na-shock ko. Ha? 12,000? Samantala kami. 20,000 plus yung sahod namin na magkakaibigan, tapos ikaw 12,000 lang? Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin na magkaibigan kasi kaming mga magkakaibigan, gusto namin na pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan, gusto namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resort, sabi ko. Tapos ikaw, 12,000 lang yung sahod mo, sabi ko. Kaya hindi ka pwede sa amin makisali, sabi ko, kasi hindi ka namin ka-level. Tapos tinanong ko agad siya, ano bang trabaho mo, sabi ko. Sabi niya, security guard. Ha? Security guard? Tapos 12,000 yung sahod mo. Hindi ka namin ka-level, so ex ka. Hindi ka pwede sa amin na magkakaibigan, sabi ko. Kasi gusto namin yung mga high class na mga pagkain pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko. May pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa, sabi ko. Kaya hindi ka pwede. Hindi ka pwede magkipagkaibigan sa amin. 12,000 lang yung sahod mo. My God, kulang pa yan sa pamilya mo, sabi ko. Hindi ka namin ka-level. Security guard, sabi ko. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort. Kakain kami sa mga mamahaling restaurant. Mag-adventure kami. Pupunta kami kung saan namin gusto. Yung enjoy namin yung sarili namin. Ganun kami magkakaibigan. Ayaw namin makipagkaibigan sa... Alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami, malaki yung sahod namin. So malaki yung ipon namin. So may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may ipon naman kami.
Tapos ikaw, 12 lang yung sahod mo. Tapos security guard. Oh my God. Hindi pwede yan para sa amin. So, ayun guys. Napanood nyo ang buong mga pinagsasabi niya. Hinihintay ko guys na bawiin. Baka prank na naman. So, kayo na po ang humusga. Maraming salamat po. God bless.